Bro, kayo eh. Bago na, indicator doha. Release the doha, indicator. Yun mga kahula, may unit na naman tayo. Ford Ranger 2.2. Titingnan natin kung ano ba yung problema dito. Hindi pa rin tayo yung unang gumawa dito. So may mga nauna na rin sa atin. Wala namang naka-alarm sa panel gates. Palyado man. Sabi nung may-ari, bago na daw yung dalawang indiktor dito. Kuruga kayo eh. Bago na, indiktor doha? Release the doha, indiktor? Bago, indiktor, itawa na rin. Parang sumatayaw yung engine natin. Yun sa pagpili nila ng mga guba. Gihula. Gihula po. Mana ini nisan niya din. Bang, 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 bang. Ito ba sa port guard? Port guard sa yun. Ang ginawa ko lang muna dito ay pinatakbo ko na lang. Para naman madagdagan yung sira ng engine. Kita natin dito na may kunting usok. Ang pag-ayos kasi dito kailangan na nasa shop na namin. So ayan, basic lang yung ginawa natin. Tinanggal lang natin yung engine. Ito na yung engine natin. Tanggalin lang muna natin yung makikita nating mga bolt. Binaba natin yung engine kasi nag-misfire yung piston number 4. Dito na natin malalaman ngayon kung tama ba yung hula natin. Bakit mausok talaga siya? Butas na butas yung piston, pati yung bulsa ng may-ari ay butas na butas din. Naputol pa yung piston ring. So ayan guys, pagkalipas ng halos 2 linggo, dumating na yung mga parts. Kaya nag-assemble na tayo. So dito ay kinabit ko na yung main bearing. Dito sa panglimang main bearing cup ay iba yung main bearing size niya. Medyo manipis siya at malaki yung round. Wala rin lock yung bearing. Nilagyan ko lang muna dito ng kunting padanlog. Kailangan kasi ito para madanlog yung pagtuyok-tuyok ng crankshaft natin. Tuyok-tuyok kasi yung trabaho ng parts na to. So ganyan yung pagtuyok-tuyok niya. Nilagyan ko lang ng maraming padanlog dito. Makikita ninyo dito na pangkanto lang talaga tayo kasi hindi kompleto yung gamit natin. Shoutout lang natin yung mga nagsabi na disposable daw yung engine ng Ford. Balaang kasulatan na nandito ng lahat. Pwede na yan. Mga main bearing, mga belt. Saan na yung glow plug? Glow plug. Engine support. Yan ang engine support natin. Duhan ni kabok. Dalawang bilog yan. Piston ring. Piston ring. So sabi nila wala daw ang nabibiling parts maliban lang sa Ford Gasa. So kita nyo naman siguro na nakabili tayo ng parts. Marami naman kasing nagbibinta ng parts ng Ford. Okay, sala po. Okay? Yes. Pasa? Ganito lang magkabit ng piston yung mga kanto mechanics, yung manghuhula na gaya natin. Siguradong marami na namang magreklamo sa atin dito kasi wala daw tayong proper na lalagyan, wala tayong lamisa na pagpatungan ng engine. Itong pinatungan kasi ng engine natin ay ligid lang to na may plywood. Tapos yung bulb freezer naman na gamit natin, high tech talaga. Pero wala naman tayong sapilitan dito. Yung mga ayaw magpaayos sa amin kasi wala kaming proper na tools dito. O yung mga lalagyan. Kung kayo naman yung may-ari ng sasakyan ay choice nyo naman yan kung saan kayo gusto magpaayos. So dito lang sa amin ay papakita namin sa inyo yung mga facilities namin dito. Hindi kami nahihiya na ipakita to. Kasi ganito lang talaga yung kaya namin. At saka ang importante ay ginagawa namin yung trabaho namin. Naaayos namin yung mga pinapaayos sa amin. Ngayon nga lang ako nag-content ng overhauling. Kasi medyo hindi kaaya-aya tong area namin dito. So hindi namin maipagyayabang yung
area namin ng overhauling kasi wala kaming masyadong magandang mga tools. Pero siyempre ang maipagyayabang lang talaga namin dito ay magaling kaming magtago ng sobrang bolt. Pagkatapos naming mag-overhaul ay punong-puno talaga yung bulsa namin. So ito yung bracket ng crankshaft sensor natin, napaka-sensitibo nito. Pagka-usapang timing na ay medyo sensitive talaga tong mga Ford. 24. So dito naman sa pagkabit ng timing chain ay wala pa rin kaming gamit na tools dito. Wala kasi kaming pambili ng tools. Pero hindi rin naman importante sa amin yung tools. Bilang-bilang lang yung gamit ko dito. Dito nga ay nag-overtime kami. So medyo madilim na yung paligid. Ito plok na na. I-plok na daan. Let's start from. Bigas pag yun. Bigas isa kang ipon na. Purot-purot ang dara na. Eh, kare na lang. May kulang babaw. Ito nga. Okay, kana. So dito ay hindi ko na masyadong in-explain yung timing. Tingnan nyo na lang. Makikita naman yan. Tapos yung sa crankshaft naman ay binilang ko kanina kung ilang bilang ba. Eh? Oo. Mahirap na kasing mag-explain dito kasi gabi na. Mga nasa 9 PM na kasi. Pagkatapos mahigpitan ay inikot ko na. Sa mga gusto na tumingin sa timing ay i-post nyo na lang at saka i-zoom. Chin block. Dito ay hinatulan na ng bita yung engine natin. Gear, Redondo, start! Andar ka ni? Karon tinguga daan mo rin. Karon kayo. Nagsakpan ba mo rin presko kaya ging tinguga? Andar na. Matay, rin kumuto ko. Gaya rin do. Presko kayo. Starting ko mo rin presko kayo. Hindi kumuto ko. Andar na ba? Hindi mo andar ni. Down balik. Okay, start. Oh. Day na. Daan. Sulit na na. Andar ni dede. Dito lagi na bandar. Last niya ko lang pagod. Dito lagi na bandar. So one click. Okay, start. Amon. Good job. Napay krog. Wala na palyado bay. Buntang kamatok. So ayan, kita natin na naibalik na namin lahat. Yung sobrang bolt ay nawala na. Pumasok na sa bulsa. Sige, John! Kita natin na nawala na yung problema ng mga lamok. So nawala na yung baygon katol sa likuran. Yon. Road trip, vroom vroom. Sa kabuntagon to the moon. Road trip, vroom vroom. Mga matang namumula kay mga alik-alik man. Wala ni hazard? Oo, wala ko. Mga way kusok. Ang kanang panaligid ko. Ano, kamay driver kay kaibalo mo way kusok? Ganawa, way kusok. Kaya karon mo. Way kusok? Inani to tumnake. Ay dito padagan og 20. Ah, sige na kay tanga tunguna. 20 ri dagan at umiyagi. Karon. Dumaan naman sa hula-hula. Gawa sige bag. Dahan-dahan lang muna tayo kasi bagong overhaul pa to eh. Isa si Mato si Bato ni. Ah, wala. Sayang, hindi umabot. Ano to? Okay ba ang kurbada ng Ford B? Sunod sabay? Gitip, ligin-ligin. Kapsan ang gulang.